Hi guys, ako si Main and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please like, comment, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may mga bago tayong video i-upload. So, for today's video is mag-unbox tayo and magre-review tayo nung binili ko na product na condenser microphone. Ito siya guys. Okay, so dito ko siya binili sa Lazada. Okay, so meron akong condenser microphone. Ito talaga yung ginagamit ko sa aking vlogging and also sa aking music recording. Okay, so yung asawa ko kasi is nagla-live streamer din. So kailangan namin ng dalawang condenser microphone. So nagpa siya na ako bumili na itong isa. Thank you sa nag-sponsor na ito. Yeah, maraming salamat. So titingnan natin mamaya yung comparison ng dalawa, kung ano yung pagkakaiba nila. Okay, so medyo mahal kasi to guys. Yeah, medyo mahal to kaysa dito kasi ito medyo mura lang to. Nabili ko to ng mga nasa 300 plus. Last ano pa, mga 2016 ko pa siya nabili, pero recent ko lang siya nagamit nung nag-start ako mag-vlog. So, ito yun guys, ito yung bagong dumating. Yan. So, medyo may kabigatan to guys, ha? Medyo may kabigatan to. At mukhang premium na premium talaga, premium talaga yung pagkakagawa nito. So, after ng unboxing, isa-setup natin siya and then tatry natin i-review kung gaano nga ba ito kaganda. So, proceed na tayo sa unboxing, setup, and then sa review. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna fall down. So simple lang naman guys yung setup na ito. Okay, so ilusot lang muna natin to guys dito sa mount shock nya, dahil para hindi tayo mahirapan. And then dito sa ilalim ng ating condenser microphone, makikita natin yung 3-pin na gold. So i-connect lang natin tong ating XLR. Make sure nyo lang guys na nakatama, okay, para hindi mabali yung pin nya. Okay, and then siguraduhin nyo guys na nakaharap, okay, kasi ito yung kanyang receiver. So pag nalagay nyo na guys, may lock siya sa ilalim, so lock nyo lang. Okay, looks good. At yung dulo niya naman na 3.5 jack. So, pwede nyo siyang i-connect sa sound card, sa inyong laptop, and also sa inyong mixer. So, nangangailangan din ito guys ng 48 phantom power volts. So, kung wala kayong mixer, okay lang naman kung meron kayong sound card. Kasi,
yun na yung mag-e-enhance o maglalakas nung sounds nito. Okay? So, ganyan lang kadali yung kanyang setup. And then also, ito sa likod. Yan. Yan. So, kung saan nyo ito pwedeng ilagay. Like nung dito sa aking suspension boom na ginagamit ko sa aking mini condenser microphone. Okay? So, ilalagay nyo lang yan. So, okay na yan guys. Proceed na tayo sa test. Okay guys, so gamit na natin itong ating LG T200 Pro. Okay, so ang napapansin ko dito is malakas talaga yung kanyang pickup ng sounds. So, dun kasi sa aking ginagamit, ito, yan. So, yung gantong kalayo na halos 5 inches ang layo niya is medyo mahina ng konti. Okay, so, pero ito malakas. So, ang gamit ko dito ay yung aking, sound card na V9 at binaba ko muna lahat ng kanyang treble, baritone, yung bass, binaba ko lahat para matesting natin mamaya yung comparison ng dalawa at kung maganda ba talaga to, okay? So kung napapansin nyo yung sensitivity niya, talagang malakas talagang pumikap, ano? So naririnig ko talaga siya dito sa aking headphone. And nga pala guys, yung pattern kasi netong diaphragm neto is sensitive siya dito sa harap lang. Okay? So, kung magsasalta ako dito sa ibaba. Hello, hello, hello. Sa gilid. Hello, hello, hello. Sa likod. Hello, hello. Okay. So, kung napapansin nyo guys, nire-reduce niya yung mga sounds na dito sa likod niya. Pati dito sa ibaba. Kasi, ito lang talaga yung pinaka-sensitive niya. Yung other na noises is tinatapon niya dito sa likod. Okay? So, binabaliwala niya yan. Hindi yan maririnig. So, feeling ko dito is maganda to sa recording talaga. Kasi, or kaya pagka magbablog ka kagaya ko. So, yung surroundings kasi natin. So, hindi natin maiiwasan na medyo maingay talaga. So, kung ang pinipick up lang nito yung nasa harapan. So, kung may maingay man sa likuran mo, okay lang. Hindi siya gaano maririnig. Unlike dito kasi, ito kasi guys is, kung makikita nyo yung sa package niya. Okay? So, ayan o. So, parang 360. Okay? Yung kanyang sensitivity. So, mamaya papakita ko sa inyo. Kasi pagka nagsasalta ako dito sa likod. So, maganda rin to gamitin sa recording guys. Lalo pagka duet. Okay? So, pwede kang may kumakanta dito, also dito sa kabila. And then dito naman talaga, ito, dito lang talaga siya sa harapan. So, yung pattern kasi na ito is cardioid. Okay? So, yung pa-heart na na shape yung kanyang pattern. Okay? So, makikita nyo naman yan dito sa description niya sa likod. So, yung sensitivity niya guys is 130 decibels. Okay? So, ito kasi hindi ko makita kung ilan yung sensitivity na ito Dynamic range na ito. Okay? So, ang ganda ng tunog na ito para talaga itong pang-recording. So, pagkukumparahin natin yung dalawa. Okay? Titingnan natin yung difference nila dito saka ito. Okay? So, sa 5 inches na layo ko dito is try natin. Hello? Hello? Okay. So, dito naman sa isa. Tanggalin muna natin to. Okay. So. Hello? 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 Yeah. So, alam ko na naririnig nyo na yung difference niya, no? So, kung yun sa isa, kasi sa layo ko na halos 5 inches dito is talaga yung malinaw na malinaw talaga yung boses ko. Unlike dito kasi is medyo maririnig mo na parang medyo malayo na ako dun sa mic. Okay? So, talagang iba talaga yung gawa pagka medyo premium yung pagkakagawa ng ating condenser microphone. Unlike dito sa, ito kasi basic lang talaga to na ginagamit for recording. Okay? So, balik natin doon sa isa. Okay? Yan. So, tingnan natin kung mga, let's say, mga
12 inches. Yan. Hello? 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 Yan. So, rinig pa rin naman ako. And, malinaw pa rin yung boses ko dito. No? So, maganda siya for me. Kasi, at least, dun sa aking 50% na volume dito sa aking sound card is malakas pa rin yung tunog niya at maririnig mo pa rin yung boses. So, syempre, kung magre-record ka naman, hindi ka naman ganun kalayo naman talaga, di ba? So, mahaganyan ka lang rin naman. So, talagang buti na lang working talaga itong nabili ko at maganda talaga siya, hindi ako napahiya. Kasi meron na itong, meron talagang original brand nito, guys. So, ito kasi is gawa sa mainland China. Okay? So, I don't know kung original brand nila to or baka clone nung pinaka-original na brand. Ito, guys. Yan. Yan kasi talaga yung original. Kasi yung box niya is same na same nung original. Okay? So, hindi ko sure kung kinopyright lang nila to. Okay? So, kung mapapansin nyo, hindi rin nilagyan yung brand kagaya na nakalagay dito. So, ganun pa man, premium pa rin naman yung dating ng boses dito talaga. So, maganda naman talaga. So, lagyan natin ng konting effects or lagyan natin ng treble. Hello? 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 Yan. So, ito mga ano to, 50%. Lagyan natin ng bass. Gawin natin mga 70. Hello? 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 Yan. So, wow. Ayos ah. Ang ganda ng timpla na ito, guys. Lagyan natin ng konting baritone. Okay? Yan. So, wow. So, lalong lumakas yung boses ko. No? Ganda, no? So, I feel na mapapakinabangan talaga to. Lalo doon sa mga gustong mag-cover ng songs. Okay? So, ang ganda na ito for recording. So, feeling ko ito talaga is for recording talaga to. Itong condenser microphone na ito. At ito naman is for minimal lang naman yun sa itong isa. I think ito pang ano to. Ito talaga typically is parang pang vlog. Yung parang kagaya na to, guys. Like this one. Yan. Okay. Ito kasi, guys, pag nagsalita ka dito is malakas yung kanyang treble. Medyo malakas yung treble niya. Okay. Pag dito ka naman nagsalita sa likod, malakas yung bass niya. Wala siyang gaanong treble. So, ito yung gana nito. Yan. Pero dito, guys, kung mapapansin nyo, kung ibababa uli natin lahat, yan. So, medyo malakas yung treble niya, pero para sa akin, is saktong-sakto lang. So, halos tamang-tama lang din naman yung tune niya for me. So, try natin na, let's say, sample tayo ng kanta. Okay? Lagyan natin ng echo konti. Yeah. Acapella, okay. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magpapako. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ikay lumalayo? Wow! So, ang ganda ng kanyang, ang ganda ng timpla ng tune niya. Okay, for recording for me, ha? So, lalo na siguro pag ito sinetup ko ng tama dun sa kanyang bass, treble, and dun sa baritone, I feel na talaga makukuha ko yung gustong-gusto ko talaga na tunog ng boses ko sa recording. So, hindi ko naman ina-advise, guys, na bumili rin kayo ng kagaya nito na medyo premium. Kasi meron naman talagang BM 800, okay, na mas mura, na less than 1,000 pesos. Pero kasi, guys, yung mga ganito kasi condenser microphone is talagang worth to buy kasi lalo na dun sa mga mahilig dyan mag-record ng kanilang mga boses, yan, dun sa mga mahilig mag-record ng mga songs, cover songs, yan. So maganda talaga itong gamitin for me. Okay,
So, pero guys, syempre kahit ano naman kahit gaano naman kaganda yung bibilin mo na condenser microphone, kung talagang wala, hindi ka talaga talented sa pagkanta. Okay, so for me, pwede na itong ganitong klase nga ano, condenser microphone. Okay, so kasi ano, kahit ano naman yung bilin mo, kahit gaano pa yung kamahal, kung hindi ka talaga love ng singing, okay, so medyo masasayang kasi yung pagkakabili mo. Okay, pero kung gusto mo na kahit papaano ma-enhance o gumanda-ganda yung boses mo, worth to buy talaga to. Okay, lalo sa mga gusto mag-recording. So napakaganda nito sa mga live streamers, sa mga mahilig mag-online, okay? So that's it. Sana may natutunan kayo sa video na to, guys, ano, kung gaano nga ba kaganda itong LG T240 na binili ko sa Lazada. So ilalagay ko na lang diyan sa description sa baba yung pangalan ng store na binilan ko dun sa online shop na 'yon, okay? So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyong bumili. At least nagkaroon kayo na idea kung gaano nga ba ito kaganda. So, that's it. Please don't forget to like, comment, subscribe, and click the notification bell para ma-notify pa kayo every time may mga bago tayong video i-upload. And that's it. Thank you guys and God bless.